Pinasinayaan at itinalaga sa isang groundbreaking ceremony ang lupang pagtatayuan ng bagong Seventh-day Adventist Church sa Barangay Pinagtulayan, Norzagaray, Bulacan. Ang nasabing pagiging simbahan doon ay ang 20 sa mga bagong simbahang itatayo sa ilalim ng malawakang church planting initiative ng Central Luzon Conference. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Joy Esteves. Isang groundbreaking ceremony ang nagaganap para sa itatayong Pinagtulayan Seventh-day Adventist Church. Ang lupa na pinagtatayuan ng simbahan ay dinonate ng mag-asawang Violi at Robert Balagtas. Ang groundbreaking ceremony na ito ay pinangunahan ni Pastor Efraim Parulan, presidente ng Central Luzon Conference. Ito ay ang pang-20 church planting site ng East Bulacan 1. Sa tulong ng ating Panginoon, ito ay pang 20 na church planting na itatayo dito sa buong Bulacan. At ito ay sa tulong ng mga kapatid at suporta ng mga elder, care group at mga leader ng iglesia sa disitong ito. Ang mga nag-donate ng simbahang ito ay kaanib ng Norzagaray Seventh-day Adventist Church at sila ay kaanib sa lugar na ito ng pinagtulayan upang magkaroon ng iglesia sa lugar na ito. Ito yung kanilang vision o pangarap na magkaroon ng bantay ng Panginoon sa barangay na ito upang sila ay sumamba, samasamang magmisyon at samasamang maglingkod sa ating Panginoon. Ito ay binubuo ng 200 square meters na kanilang idodonate at para pagtayuan ng simbahan sa lugar na ito. Kasi po malayo sa kabayanan. Para po ang mga taga rito ay dito na lang magsimba sa Pinagtulayan. Pinagtulayan. Kasi madami kasi na tao dito eh. Kasi may lumalakad yung mga kapatiran para sila'y maakay. Wala po kasi mga sasakyan yung iba. Kasi dito mga tao, mga ano lang, mga dayo din. Mga galing sa Bicol, mga kung saan lugar. Ngayon sila lagi gising na mayroong lumalapit sa kanila. Sa kasalukuyan, ang member ng lugar na ito ay binubuo ng 9 na mga kapatid. Bagong binyagan lang yon at sa kabuuan sila ay 20 na mga kaanib na sa lugar na ito. Ang target goal sa tulong ng Panginoon ay November 24, 2024 para italaga, i-dedicate ang simbahang ito sa tulong ng mga kapatid. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Joy Esteves nag-uulat para sa NPUC News.